Mistado ang pangka o manong panloloko ng isang dugudugugang sa isang pamilya, inireklamo sa pulisya ang pangyayari matapos maitala sa caller ID ang numero ng salarin. Nakatutok si JP Soriano. Hello po. Hapon itong Webes, isang tawag sa landline ang natanggap ng kasambahay ni na Rhea. Di niya tunay na pangalan. Tinanong ko, sino to? Sabi niya, si Cecil po. Nagbigay sila ng name. Tapos, sabi niya, ma'am, ipapasa ko po yung telepono sa mama niyo. Ha? Pero nasa kabilang kwarto lang siya. Ang sabi raw na nagpakilalang Cecil, na aksidente ang ina ni Rhea. Nung sinabi na ginagamot siya, sabi ko, bakit? Ano po ba nangyari? Sabi ganun. Tapos sabi niya, biglang nag-change na sa police daw yun. Yung police station daw yun. Nabangga daw yung sasakyan ni mama. Nung sinabi na nabangga yung sasakyan, nagka-hint na ako. Kasi, dito pa yung sasakyan eh. Kaya nung nagka-hint na ako, sabi ko, sige, teka lang ah, tatawagan ko yung cellphone. Nung sinabi, pagkasabi ko na tatawagan ko yung cellphone, biglang binaba yung phone. Nang tawagan ni Rhea ang ina, maayos naman ang lagay nito. Ang nangyari kila Rhea, malinaw na pagkatangka ng dugudugugang. Ang modus nito, tatawag sa mga telepono upang sabihing na aksidente ang may-ari ng bahay. Tsaka pipilitin ang kausap sa kabilang linya na magpadala ng pera o maglabas ng alahas. Dahil may caller ID sila Rhea, naitala nila ang ginamit na numero ng tumawag na kanilang irereklamo sa pulisya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, handa silang tulungan ng biktima upang matrace ang tumawag na kawatan. Isa daw sa mga posibleng paraan ng mga kawatan para makuha ang impormasyon ay sa mga sinasagutan nating forms kung saan hinihingi ang ating pangalan at telephone numbers. Maging maingat din tayo sa mga binibigay din natin ng mga information sa mga social media accounts natin. Huwag tayong basta naglalagay doon ng mga contact numbers. Ang mga mapapatunayang ginagamit ang telepono para makapanloko o magnakaw, maaaring maharap sa mga reklamong telecom fraud, swindling o estafa na may kaugnayan sa anti-cybercrime law. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.